Good day sa inyong lahat, mga fellow campers! Welcome back to our channel! So after mag-enjoy at mamangha sa kagandahan ng mapanepelig, kalahati, black, kalahati, golden. Dadali naman namin kayo sa isang beach sa may Pangasinan na maihahalintulad din sa kagandahan ng New Zealand. So sit back, relax, and enjoy! Hello guys! Welcome back to our channel! Nandito kami ngayon sa Vilkla Balinmanok Recudo II! Naka-flat na siya, talamig. Wala ako na. Before we continue this video, we would just like to thank our t-shirt sponsor, Mr. Lawrence Ong of Ong Printing. Thank you so much, sir. Now, let's get back to the video. Kurt, tulog na Kurt. Pag ginagawa mo dyan, maaga pa tayong gigising. 2 a.m. Sunduin pa natin si Lola. Uy, tulog ka na dyan. Baka sumasugot ka pa, ha? Opo, sige po, matutulog na rin. Ah, ganon. Sige po, ikaw na po. Sa aming pagpunta sa Dasol Pangasinan, kinailangan naming umalis ng 3 a.m. para maiwasan ng traffic. Tiplex na. Mula sa QC, diretso kami ng Tiplex at mag-exit ng Ramos and then left turn sa may Paniki Road. Pagdating naman sa may bandang dulo ng Paniki Ramos Road, makikita ang Santa Rosa Street at kakanan ng Clark Street. Nakakaliwa din agad sa Marcelo H. Del Pilar Street. Hey, good morning! Dito kami sa may Paniki? Tamigin Road? At dito naman sa kahabaan ng Romulo Highway, madadaanan ng San Clemente. Checkpoint na walang nagche-check. Mga Tarem. At diretso na ang Bugalyon. At kakaliwa naman dito sa may Alaminos, Bugalyon Road. Dito naman madadaan ang Labrador, ang Suwal. Second checkpoint na walang nagche-check, ang Mabini at ang Dasol. At kakanan naman dito sa may tindahan na may bumibiling mama na nasa tabi ng kanyang tricycle. Pagpasok niyo naman dito sa daan na to, magiging twisty na ang daan, kaya naman maganda na kayo ng plastic. Dito naman, nagbabayad kayo ng environmental fee na 20 pesos per head. Friendly advice lang po sa mga pupunta dito ng madaling araw or madilim or gabi. Meron po kasi mga portion dito na sharp turns na walang ilaw at bangin ang gilid. Kaya doble ingat lang po. Yay! We're here! Konting trivia lang po. Ang Vilkla Balinmanok ay isang privately owned beach resort ng tatlong magkakapatid na babae na ang original na apelyido ay Cabarlo. Kilala sila bilang mga Robinhood ng Pangasinan ng 1980s. Ang mga di nagawa ng hustisya ng mga polis ay sila ang umaaksyon. Nagawan din ito ni Lito Lapid ng real-life short story. May apat na areas na pwedeng i-explore ng mga guest. Ang Recudo I, Recudo II kung saan kami nag-stay, Bagbag Beach at Cove Beach. Recudo. Yun yung magkakapatid, Recudo, ganyan. Ah, hindi po. Ang pangalan lang po doon ang lugar yung po nagganyan. Ibig sabihin, pag Recudo 1, isa, iba may iba are? Po. Ah, okay. Kami po, Recudo 2, iba rin po. Magkapatid. Yun yung imamo. Mamo. Ay, dyan. Kasalanan ko. Konting trivia lang, mga kaibigan. Ang word na dasol ay galing sa word na dosol, na isang type ng medicinal herb na ginagamit sa wound para ito ay gumaling, na madalas matagpuan dito sa lugar na to. Nung panahon ng Kastila, hindi nila mabigkas ng maayos ang word na dosol, kaya naman naging dasol. Sabi niya, wow, maganda dito, mas masarap dito. Yung dagdag ng ala, sige!
sige. And again, ayaw naman magsuot ng ano. May shade siya, ayaw niya suotin. Kaya na, Mac. Konti lang kakainin ko. Yung konti mo, Mac, marami na sa amin. Maayos ka, ha? Maayos ka ang pananilita, baka... Maayos naman yun, ha? Say hello to my mom. Hello. My sister, Christy. Hello, guys. And my sister also, our eldest, Ate Grace. May hinihintay pa kami. Hindi pa kita ulam natin. So ito yung ulam namin. Yung aming pinakapaborito sa lahat. Yes. Pinumis. Ni mami. Special din ng mami namin. Classic yan. Request namin lagi yan. Pinumis. Ano yan? Dinuguan ng Nueva Ecija. Tapos syempre yan. Ano nga ba tawag dito? Yung salada. Siya nga pala mga kaibigan. Ang Vilkla Balinmanok, Recudo II ay hindi campsite. Ito ay isang beach resort. Pumapayag lang sila na mag-car camping ka kapag kayo ay nag-rent ng kanilang villa or ng kanilang kubo. Kasama kasi namin ang aming nanay na nagse-celebrate ng kanyang 75th birthday, pati na rin ang mga kapatid namin at mga pamangking ko. At syempre yung mga bayaw ko. Na matutulog naman doon sa villa na inakila namin na 10,000 a night. Pagdating ng hapon, nag-practice naman kami sa balance board in preparation for the skimboarding. First time namin mag-skimboarding, kaya kailangan mag-practice muna sa balance board. Lumalagpas na ako na sa board. Hala! Aray! Mga pamangking ko. Practice. O, tapos, pag natutunan nyo mag-balance, doon tayo sa dagat na may skimboard naman. Ben. At bago lububog ang araw, sinimula namin mag-practice ng skimboarding. Kids! Come to the rescue! Skimboard? Whoa! Hala, hala! Pagbaba mong ganun, isang paa lang! Isang paa lang muna tatapak! Kala mo marunong ako eh, no? Puro cent lang nga eh! Tatakbo ang konti. Go. Go. Konting takbo nang hahabol eh. Are you okay? Concern pala sa iyo si Kurt. Are you okay, Daddy? Are you okay? Bukas naman ulit. What about your string lights? This string lights is cumbersome to put away and it's cumbersome to install. Even after I have already just used laundry clips.
And besides, it doesn't really add any light. It's just for aesthetics. Hey, you are going to get sold. Pagdating ng gabi, kanya-kanyang kwentuhan naman na nakakatakot. At syempre, isa sa mga nag-share si Sir Ron. Kami lang nandito eh. Huwag ka nang, kumbayaan mo na. Ibigay mo na to sa amin, parang ganun. Kailan na, nagbatigas ako, nasabi ko, this is a place of worship. So, pumasok ako, ang heavy. Wow. Heavy na talaga ng feeling ko. Tapos, ito ngayon, ito lang naman, ayon lang naman sa experience ko. Humangin. Ang lakas ng hangin na yung kawayan dun sa likod. Talagang, alam mo yun, sobra naman to. Wagas naman kung makawagayway itong kawayan na to. Pero pumangin talaga ang feeling ko. Good night. It's 1 a.m. On AM, no? Tulog na lang lahat dito. Ako na lang gising. Sige po, bukas na lang. Itong spot kung nasaan kami ngayon, sa likod nito, ito naman yung view ng sunset. Mayang gabi puntahan namin itong spot na to para makita niyo yung buong sunset. Hey, Chase! Hi! Wanna go up here, huh? Chase! Hey! Good morning! Say hello, Chase. Hello, everyone. Oo nga, kanina pa niya ako gusto i-greet eh. Selos na isa. Oh, ba't ka nagsiselos? Ha, nag-hi lang ako kay Chase. Ayun. Papakarga si Chase eh. Gusto mong karga? Gusto mong karga? Ha? Tingnan mo, oh. Nag-walk si Kurt off-leash. Very good. Tapos nag-hi lang siya sa mga tao. Pagod ka, Kurt? Napagod? Ha? Huwag kaming haba, no? Hey, Chase! Gaganan ba yun? Oh, Kurt. Na-board ka na ba? Gusto mo na mag-swimming? Ha? Swimming na tayo? Mainit eh. Mangingitim ka. For our lunch, dahil kami ang naka-schedule ni Mrs. na magluluto, ito ang aming mga menu. Tuna belly, boneless dagupan bangus, sweet and chili shrimp, and beef broccoli. Ito po ang aking pamilya. Ayan ba? Ito ba yan? Oo. So, meron kaming dagupan bangus, steamed veggies, meron kami ditong tuna, tuna belly. Ano po? Ano po? Kita ba ako sa YouTube? Buttered shrimp. Paki-like, paki-like. Yan nyo naman po, yung pisngi, pisngi pa lang yan. Ayun pala kami. Bujing-bujing. Hello, Chase. Relax ka ba, Chase? Bujing-bujing-bujing. Ay, si Kurt, oh. Bujing-bujing-bujing. Hello, guys. Time for a swim na.
yung aking kapart na swimming. Natin yung mga pamangking kong nag-kayak. Meron daw doong shipwreck. Silipin natin mamaya. Mga kaibigan, itong part ng dagat na to or ng beach, medyo mabato dito kung saan nasa tapat ng tent namin or yung house na nirerentahan namin. Pero meron ditong mga spot na kung saan walang bato at saka medyo magandang pag-swimmingan. Yung sinasabi kong magandang spot ay yun nandun sa may Recudo I. Nandun din yung kanilang viewing deck kung saan makikita mo yung sunrise at maganda rin yung spot for sunset. Kaya pupuntahan natin yun mamaya. Go, Kurt! Go, Kurt! Oh, go, go! No, no! It's okay. It's okay. Gaya ng pangako namin sa inyo kanina, ito na, papakita namin sa inyo yung sunset. So bago yun mga kaibigan, libutin muna natin itong magandang rock formation na to. Tulis ng ano? Tulis na yung rock formation dito. Ang konti na lang pupunta rito sa side na to. Island doon. Ray! Palas! Ray! Ray! Ito na yung dulo. May harang na. At ito naman yung kanilang napakagandang sunset.
Hello, hello! Update! Andito kami sa loob ng tent kasi umuulan na rito. So, bigla ang bumuhos yung ulan sa labas. Kaya silipin natin si ano. Medyo humina na ngayon kanina. Tumaka mo si Chase. Ay, sorry Chase. Pati si Chase andito sa amin eh. Nagliligpit kasi si Sir ano eh. At tingnan natin sa labas. Kaya nandito kami sa loob. Magkukwentuhan sana dun sa tabi ng dagat eh. Hello guys. This is the third day of our stay in Recudo II. So nagliligpit na kami. Kagabi umulan na malakas pero saglit lang. Safe na safe naman kami dito sa loob. Ang problema lang dito sa mga beach, yung mga peg mo, pegs, eh, hindi siya masyadong dahil malambot ngayon, hindi siya masyadong mahigpit. So may mga times na natatanggal yung mga pigs. Pati rin yung mga guidelines. So ang ginawa namin kagabi, dahil lumakas yung hangin, naglagay ako ng mga bato. Tsaka dito nilagyan ko ng parang dagan, pati dun. Ganun din yung ginawa nila Sir Ron tsaka ni Sir Kokoy. Alam ko merong ano eh, merong mga pegs na pang ano talaga is buhangin. Kaya yung tawag nga dun sa peg na yun para next time na makapag-camping kami para na rin dun sa kaalaman ng iba. Kung meron din kayong mga suggestion kung paano ipipeg yung or ilalagay yung mga guidelines katulong dun. Nag-suggest si ano, si Sir Ron, magdadalo siya mga bag. Pwedeng lagyan ng sand pampabigat lang. Kasi yung tarp niyang tinayo nun dito, pag umangin na malakas medyo hinahangin talaga, natutumba. Katulad nga nung kay ano nun, no? Hindi ko na i-video lang agabi. Nung nagtayo dito si Kokoy nung ano niya, tarp niya. Hinahangin, humahangin na malakas. So natumba rin siya. Nauna na palang umuwi sila Sir Ron at sila Sir Kokoy dahil meron silang mga meeting. At kami naman ay aalis ng after lunch. Kaibigan, ito yung remedy na ginawa ko na, no? Naputulang kami ng pole sa camper's wheel. Matibay naman siya. So far, so good. Meron pang ibang crack dito eh. Yun ang kailangan kong lagyan uli. Ito pala ang aking special guest for the vlog. Gusto raw niya kasi maging vlogger din. What's up nga mga Makians? So, andito kami sa Balinmanok. And ito yung port namin kung saan kami nagtumitira. Nag-overnight naman. Shing shing shong. Hindi, nag-record daw. Kurt, say hi to the camera. Kurt. For the fans of Makians. Makians talaga. So, we're gonna walk from here. Casa Jello Port. Tama ba? Hey yo, what's up nga ba mga Makians? Welcome to the latest vlogs. I'm your special guest for this video. My name is Abiar and he's my pinsan. Uy, Mix! Uy! Hey! My name is Jeff. To Michael. Yeah! Macho man! Please subscribe! Rocky 599 ba? Yes, TV. 599. TV! Yes, sir! TV, yeah! Mikael, go away! Go! Alright! Sheesh! Hey, go away! Don't panic. It's organic. Grabe naman. Deserve ba ito, G? Deserve nga? Isa nga, no? Like nga! Deserve! You today! Don't panic. It's organic. So let me show you guys the view. Oh no, the beauty of this resort.
So yan mga puro. Tanan, 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 tanan. Water is tanan. Yeah. Apat. Ayun, nakakita niya. Pwede ba ilabog ba? Oh, alit! Ay no. Asan, asan? Adan, yan? Ay, umangat. Ah, yan! Pwede ba? Again mga kaibigan sa panonood, bago namin tapusin ang video na ito, shoutout muna sa kapatid ni Mrs. na si Gemma at sa isang empleyado ng Mapanepilig. Hindi ko na makita yung comment mo sir, pasensya na. Sa mga hindi pa subscriber, please hit that subscribe button and notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga video. Thank you again guys for watching, see you on our next video, peace! Yeah.